Amen. Sige po, start na po tayo sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil dumating po ang itong umagang ito para po tayo ay magpuri at mag-aral po ng kanyang mga salita. Sige po, pangunahan po tayo sa panalangin ni Sister Sem. Tayo po ay pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras na ito na dinako niyo po kami muli sa gawain dito sa bahay ni Sister Mar. Nawa Panginoon ay kayo po ang gumitna sa aming gawain ito. Bigyan niyo po kami Panginoon ng karunungan na nagmumula sa inyo upang maintindihan po namin ang pag-aaralan namin Panginoon na iyong salita na dadali ng aming Pastor Panginoon. At nawa Panginoon ay tumimo sa mga puso namin ng mga pag-aaralan ngayon. Mayroon lamang po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, sa Panginoon. Dapat na nga, how great are God. Purihin ng Panginoon. Amen. So, salamat sa Panginoon sa buhay ni Elda, sa buhay ng mga kapatiran. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain sa umagang ito. Ang pakikinig po ng salita ng Diyos dalhin po sa atin ng ating senior pastor, Pastor Martin Pinila. Amen. Hindi ko na ako kasabi tuloy ulit. Saan? Wala ko sinabi siya, ma. Kahit sabi nila. Okay, mas okay ito na kaganto. Sige. So, salamat sa Panginoon sa mga patutuo natin. At yung sinabi ni Elder kanina, talagang meron tayong trouble sa mundong to. Hindi mo awala yun. Talagang merong trouble. Basta't lagi natin tanday sinabi niya, di ba? You have troubles in this world, sabi niya. But take heart. Yun yung encouragement niya. Take heart. I have overcome the world. So, trust in Him. Di ba? Talagang magtiwala tayo sa Kanya na although talaga nandito tayo sa mundong to, mahirap, mabigat, sabi nga ng scripture, pahihirapan tayo, isasakdal ka dahil sa pananampalataya kay Kristo, lahat yan. Iiwanan ka ng lahat ng tao, lahat yan mararanasan ng isang sumasampalataya kay Kristo. At sabi ng salita ng Diyos,
Huwag kang mag-alala doon, sabi niya, di ba? Kung hinate ka nila, hindi ikaw ang hinate, ako ang hinate nila. Di ba? Darating talaga yung time na yun na without a cause, magagalit sila sa'yo. Or kung meron man cause, it's about faith sa pananampalataya kay Kristo. Okay? Kasi privilege natin to, ito yung tinatalakay natin, di ba? So, privilege na isang believer nananatili ka kay Kristo, tinalakay natin. Pangalawa, kabahagi tayo sa divine nature. So, yung new nature mo, yun yung kabahagi ka. Kasi hindi ko yung nagbigay ng new nature siya pa rin. Kung paano kanya binigyan ng buhay nung pinanganak ka, yung pangalawang kapanganakan siya pa rin nagbigay noon. Kaya meron kang divine nature. Pero yung divine nature na hindi sa'yo galing yon, galing yung kay Kristo. Although, wala pa tayo sa langit, hindi pa natin nararanasan yung glorified yung body, pero ang kagandahan nito, naiintindihan mo na yung sin, hindi na dapat nananatili. Kasi bakit? Hini-hate mo na yung ayaw ng Diyos. Diba? So, partakers of divine nature. And then, ito yung pangatlo na mapag-aaralan natin. Meron tayong access sa Diyos dahil kay Kristo. Yung kanyang mediation na siya'y namamagitan sa atin at sa Diyos. Diba? Sabi ko nga kagabi, tsaka nung sa araw, yung Santo Papa, yung designation ng Trinity, kinuha niya. Kasi sila yung pinakamalaking cult sa buong mundo. Why? Kasi yung leader nila, kinuha yung designation ng Father, kinuha yung designation ng Son, kinuha yung designation ng Holy Spirit. Kasi bakit? Ang tawag sa Santo Papa, Holy Father. Diba? Wala namang ibang holy na Father kundi yung alin. Yung Father lang. Diba? And then yung mediator, ito. Magkakaroon ka ng access sa Diyos dahil kay Kristo. Kinuha din ng Santo Papa yon. So, instead na si Jesus Christ, siya yung mediator. And then pangatlo, yung representative dito sa lupa, ang representative ni Jesus Christ dito sa lupa, yung banal na Espiritu. So, kinuha din ng ano yan. Santo Papa, yung nakasulat sa sombrero nila, Vicarius Filii Dei. Diba? Representative of God. So, trabaho ng banal na Espiritu. So, kinuha niya yung tatlo. So, kung nananatili agad sa ganung relihiyon, abay, napakalaking problema nun. Why? Kalaban ng Diyos yun. Tama ba? Di tayo mananalo dun. So, dito, may kita natin yung privilege ng believers. Meron tayong direktang makaka-access sa Diyos. Tama ba? So, tingnan muna natin to, Hebrews 19. Hebrews chapter 10, verse 19. Sige. Hanggang 25 talaga yan eh. Pero yung 19 muna, 19:20. Ito po ang sabi. Hebrews chapter 10, verse 19. New King James po. Therefore, brethren, having boldness to enter the holies by the blood of Jesus, okay, by a new and living way which He consecrated for us through the veil that is His flesh. Okay. So, ano daw yung veil? Yung flesh niya. Yun yung reason bakit hindi namatay yung tao. Nakaharap siya. Kasi bakit? Veiled. Tulad ni Moses. Nung nakausap ng Diyos si Moses sa Mount Sinai, nagliliwanag siya. So, ang dahilan bakit hindi namatay yung tao at hindi rin nahirapan yung tao, tinakluban siya. Yung mukha niya. Okay, pero sa panahon natin yung mga nagbebelo, babae lang naman eh. Tama ba? Pero sa panahon ni Moises, may takip siya para hindi mamatay yung tao, hindi maano yung mga tao at hindi makita yung glory na yun. So, the same nung si Jesus Christ nagkatawang tao, hindi naman namatay yung tao nung nakita siya eh. Tama ba? Hindi sila namatay. Bakit? It was veiled. Kaya yung veil na yun, yun din yung alin, tenor. Diba? Yung veil na yun, makikita natin yung katawan niya mismo, yun yung naging reason bakit tayo makakalapit kanino? Sa Diyos. So, verse 19, makikita natin dyan, through His shed blood, yung veil na nabuksan. So, makakalapit tayo, makakapasok tayo. Tinan yung 20. Ano sabi sa verse 20? Diba makakapasok tayo, therefore, let us enter. 10:20. Oo. Pinipsan niya para sa atin isang bago at buhay na daang naglalagot, diba? Hanggang sa kabila ng tabing. Oo. At ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Oo, inulit, diba?
yung bale, yung katawan niya, yung tabi, yung katawan niya, pero binuksan. Makakapasok tayo. Kaya yung panalangin natin naabot eh. Why? Gaano ba kalayo ang Diyos? Sabi ng sa scripture, isang panalangin lang. Tama ba? Pero sa mga tao walang pananampalataya sa Diyos, hindi na mahanap ang Diyos. Kaya nagpapakamatay iba eh. Kasi bakit? Walang comfort. Ano pa? Walang encouragement. Tama? Iba naman, humahanap na ibang encouragement sa ibang paraan. Humahanap ng comfort sa ibang paraan. Pero gaano katagal magtatagal yun? Diba? Eh walang lasting dito sa lupa. 21. Ano sabi sa 21? Tayo ay may isang pinakapunong pare na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Oo. Amen. May pare pa ba dapat ngayon? Wala na. Diba? Nakita ba natin? Siya yung totoong high priest natin. So, kailangan pa ba ng pare ngayon? Wala na. Kapag tinignan natin ni Ephesians, binigay doon, wala naman nakalagay priest eh. Tama. Ano nakalagay doon? Prophet? Apostle? Tapos na itong dalawa, kaya wala na rin pwedeng kumuha. Ano yung tatlong naiwan? Pastor? Teacher? Evangelist? May binanggit bang priest? Wala eh. May binanggit ba? So, pwede pa ba dapat may priest ngayon? Wala na. Kaya nga, ang laking kalokohan ng malaking religion na yan eh. Tatapos ito sa yung priest. Diba? So, maiintindihan natin nakasulat dyan, diba? Sa Hebrews chapter 10, verse 19, 20, 21, 22. Ano pa sabi? Kaya't lumapit tayo sa Diyos. Ayun ang dahilan. May puting tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Okay. Lumapit tayo may malinis sa puti. Okay. Napagat nilinis na tayo. Mga puso at hinuga na ang dali sa'yo na tubig. Oo. Hinugasan na, diba? Mm-hmm. Kailangan pa ba maghugas ulit ng paa? Hinugasan ka na nga, sabi. Kaya yung mga gesture na ginagawa, minsan nagkakamali ng gesture. May water, may oil, ano-ano pang gini-gesture. Tapos na lahat yun. Shadow lahat yun eh. Ba't gusto mo yung shadow? Ay, may light. Tama ba? Gusto mo ba po puro shadow lang yung gagawin mo? O gusto mo liwanag? Kaya sabi ng John 3:19, di ba? Dumating na yung liwanag eh. Pero ano gusto ng tao? Darkness. Because their deeds were evil. Amen. So yung privilege mo, makakalapit ka ba sa Diyos? Yes. Hindi pwede hindi ka lumapit. Bakit? Kasi may privilege ka na eh. May privilegio ka na eh. Di ba? May access ka. For example, sa isang concert, wala kang ticket, makakapasok ka? Kahit makipagpatayan ka sa labas, di ka mapapasukin. Bakit? Wala ka namang ticket. Tama ba? Sample lang yun ha. How much more sa Diyos? Kung hindi ka naman anak, ba't ka papasok? Tama ba? Anak lang inaanyayahan pumasok. Bisita, pwede makapasok, pero di magtatagal sa bahay mo yan. Bisita lang yun eh. Tama ba? Hindi yan mag-i-stay for the longest time. For the meantime, pwede. Pero for the longest time, hindi. Kaya marami nasa church visitor pa rin hanggang ngayon eh. Bakit? Hindi naman nag-i-stay. Visitor lang kasi. Kaya kung visitor ka lang, hindi ka mag-i-stay sa church na matagal. Because you do not belong to the body. Tama? Naalala niyo September natin, working together. Because body lang gagawa sa katawan ni Kristo. Working together. Yes. Diba? Kaya yung paglapit, salamat kay Elder. Bakit? Tinulungan niya anak niya makalapit sa Diyos eh. Kasi bakit? Sino ba sasagutin ng panalangin? Sila o ikaw? Yun lang ibig sabihin nun. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka makakalapit kahit anong panalangin mo. Hindi ka makakapanalangin, hindi mo mabibigay yung panalangin. Pero, kailangan pa rin ba manalangin? Yes, kailangan pa rin manalangin. Kahit nga sabihin natin, hindi anak ng Diyos, pag nanalangin, may tinutugon pa rin. Bakit may common grace? Pero yung salvation, hindi mabibigay sa kanya yun. Hanggat di niya intindi nyo alin, salita ng Diyos. Di ba? 22 ba? Nabasa ba natin? Nabasa na, 23 tayo. At 23. Yun. Ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan. Yun. Sapagkat tapat ang pangako sa atin. Ba? Diba? Ang nag-aalinlangan, sabi ng ni Santiago eh. Ah, sabi rin ni tag dito, ni Pablo eh. Katulad ng ano, ng alon. Sinisiklot-siklot lang ng hangin. Ayun, Santiago nga. Diba? So, kung tayo anak ng Diyos, ba't ka nag-aalinlangan? Yung mga nag-aalinlangan na mag-pray, yung mga nag-aalinlangan humingi ng tulong sa pastor, ba't ka nag-aalinlangan?
Diba? Pastor, pwede ba ipag-pray natin to? Huwag ka mag-alilangan dun. Bakit? Binigyan ka na nga ng access, oh. Diba? Higit sa lahat, kung ikaw mismo anak ng Diyos, mag-pray ka na. Lalapit ka lang sa pastor, bakit? Kailangan mo lang ng counseling. Kailangan mo lang mag-seek ng guidance pa. Diba? Pero yung mag-pray, diretso ka na mag-pray. Kaya iba-iba ginagawa, iba yung source, iba yung kanilang means ng paglapit. Diba? Parang gagawa, ginagawa pa nagbebeto. Lord, pag di mo binigay sa akin to, ito mangyayari. May condition. Diba? Yan yung problem. Mag-serve ako sa Lord pag pinagaling mo ko. Wow naman. Ikaw na Diyos, wag na siya. Kasi bakit? Nag-condition ka pa eh. Yung Lord, pagalingin mo yan ako, lilingkod na ako sa iyo. Diba? Dato pa nalang, Lord, kahit di mo ko pagalingin, maglilingkod pa rin ako. Yan ang tamang prayer. Kahit di na ako makalakad, Lord, di na ako magpipray pa rin ako, lalapit pa rin ako sa iyo. Yan ang tamang prayer. Hindi yung may condition ko, pagalingin mo ko, Lord. Diba? Sabi nga ni Pablo, di ba? Ang kahubaran ba? Ang kagutuman ba? Ang kamatayan ba pwede maghiwalay sa atin kay Kristo? Hindi. Amen. So, malaya ka ba makalalapit? Yes, kahit sa anong alin. Pagkakataon, makakalapit ka. Ang tanong, anak ka ba? Yun lang. Kung hindi ka naman anak, kahit anong gawin mo, maglupasay ka pa, hindi darating yun sa'yo. Diba? 24. Sikapin din natin isingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. O, yun ang ginagawa natin ngayon. Sa time yung Bible study. Ginigising natin yung iba. Diba? Actually, ang meaning ng tulong, patay. Yung mga nagtutulog-tulugan, patay-patayan. Diba? Patay-patayan. Ang term ay asleep. Kasi ang term, ang patay talaga, asleep. Amen. So, wag tayong ganun. Kaya ng 25, ano sabi dyan sa 25? Huwag natin kalilitaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit ang araw ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin lang yun. Huwag kakalimutan talaga yan. Pag kinalimutan mo yan, isa lang ibig sabihin yan. Hindi mo first love sino. Kasi may iba kang first love. Parang, tama ba? Parang Ephesians. May iba kang mahal. Hindi siya mahal mo, may iba kang mahal. Ephesians Church. Wala na yung init ng pagmamahal. Dati mo may ibig. Amen ba? So, meron kang access sa Diyos. So, kung nabasa natin may access ka sa Kanya, bakit ka magdadalawang isip na lumapit? Wala. Diba? So, meron kang access. Access to God by Christ. So, si Kristo ang access mo. Nakipag-isa ka ba kay Kristo? So, kung nakipag-isa ka kay Kristo, meron kang alin, relationship kanino? Sa Kanya. Meron kang relationship sa Diyos, di ba? And, may kita natin yung access na yan nung ikaw ay pinili niya para alin? Maligtas. Kaya kang makakalapit sa Kanya, bakit anak Kanya eh? Ephesians 3.12. Actually, napakaganda ng MacArthur Study Bible kung gagamitin talaga nila eh. Pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos kung may pagtitiwala at panatag ang loob. Amen. Ba't panatag ang loob mo? Kasi alam mong alin, anak Kanya. Pasin ninyo, kahit ba may nakabasag yung anak mo ng plato, di na makalapit sa'yo? Kahit pinalo mo yan, lalapit pa rin sa'yo. Bakit anak eh? Kapitbahay mo nakabasag, di na babalik sa bahay mo yan. Tama, bakit? May ginawang kalokohan eh. Nakabasag. Tama ba? May magnanakaw ba na uulit babalik sa bahay mo? Meron. Magnanakaw ulit. Ang anong reason bakit nangyari yun? Hindi ka natuto sa una. Kaya magnanakaw ulit. Diba? So ngayon, maintindihan natin yung anak ng Diyos, kahit anong mangyari, anak eh, kahit anong mangyari, makakalapit ka kanino? Sa Kanya. Iyan ang privilege ng alin? Believer. Diba? Kaya kung merong MacArthur Study Bible yung mga tao, yung mga ano, pakapalad. Lahat ng tinatalakay natin, nandito eh. Diba? Yung mga nakikinood sa live natin, aba, ang laki ng privilege nyo, mag-aral na rin kayo. Matuto na rin kayo. Tanungin yung mga pastor nyo. Diba? Pastor, bakit di natin natatalakay to? Bakit iba yung pinag-uusapan natin sa church?
Bakit iba yung ano natin? Meron ba tayong Bible study, Pastor? Kailan tayo gagawa ng Bible study? Privilege niyo yun. Tama. Privilege yun ng bawat believer. And, kailangan niyong tanungin yung kanyang pastor, bakit? Sabi ni Jesus Christ kay Peter, feed my sheep. Pakainin mo talaga yung sheep. Huwag mong gutumin. Huwag mong pakainin ng junk food. Diba? Pag pinakain ng junk food, yan ang dulo ng tupa, patay. Kasi bakit nagkasakit? Kahit nga tao, pakainin mo ng junk food, patay yan. Bakit? Masisira yung katawan yan eh. Tama ba? Okay, katawan. Binanggit natin katawan. So, pag pinakain mo ng junk food yung katawan, ano mangyayari sa church? Baka maging bloated. Okay, maging obese. Diba? Basta, daw tumingin kay Joshua. Daw tumingin na, si auntie tumingin sa Joshua. Totoo yun. Okay, malnourished. Or, ang tendency, baka nasa ICU na ang church. Ano ibig sabihin ng ICU? ICU, pagbalik ni Kristo. ICU pala. Di ba? Internal care unit na. Di ba? Kasi bakit? Sobrang lala na ng sakit. Ang sabi ng scripture nga, sakit lang ng kalingkingan, daman eh. E paano pag ICU pa? May nararamdaman ka pa kaya? Kaya napakahalaga magtanong sa pastor, Pastor, aralin ba natin tong doktrinang to? Aralin ba natin tong teaching na to? Because we have an access, privilege mo yun. Makakalapit ka. Kaya malaya yung tanong sa atin eh, bakit? Mahalaga sumagot ang pastor pag mayroon nagtatanong. Kasi bakit kapag hindi sumasagot ang pastor sa bawat tanong patungkol sa doktrina, mag-isip ka na, baka yung pastor ko di nag-aaral. Or pag iba yung sagot patungkol sa scripture, baka, ano kahit inaaral ni pastor? Bakit iba yung tinatopic niya? Bakit iba yung inaaral namin sa church? Bakit iba yung tinuturo sa amin sa church? Mahalagang maintindihan natin to. Diba? Kasi bakit? Kapag ang preaching, kapag ang food na sinerve sa'yo, hindi nutritious food. Naalala niyo yung topic ko last time, diba? Unsound doctrine produces unsound church. Ibig sabihin ng unsound, baka sabihin nyo, walang tunog sa church namin, parang bingi lahat. Hindi yun ang tinutukoy noon. Pag sinabing sound, para alam natin yung term, pag sinabing sound, healthy. Hindi milk tea, baka rinig mo, milk tea, ha? Pag sinabing sound, healthy. Pag nilagyan mo ng un, away, ang ibig sabihin niya, parang normal. Dadagdagan mo ng ab, away. Not, ang ibig sabihin niyan, away o kaya not, hindi. So, not healthy. Pag hindi healthy ang doctrine, hindi makakapag-produce ng healthy church. Amen. Pero pansinin nyo to, sa mga tao na sanay na kumain ng junk food, pag hinarap yung vegetables, yung ano. Kaya may intindihan nyo bakit ayaw sa healthy doctrine. Gusto nila alin, junk food. Time out na ba? Alam ko, time out na ako eh. Tingnan natin oras. Oop, mo nga, tanto time out na nga rin ako. Okay, so maintindihan natin ngayon na meron kang access sa Diyos. Why? Because anak ka niya. Ang hindi anak ng Diyos, di makakalapit. At ang hindi anak ng Diyos, di mauunawaan kung ano nakasulat dito. Gagawa ka ng sarili mong interpretation in order na alin, masunod yung gusto mo, hindi yung gusto ng Diyos. Ngayon ba? Gagawa ng sariling alin, interpretation. Kaya napakahalaga nito. So kung ikaw ay anak ng Diyos, may pribilehyo kang alin, lumapit sa kanya. Amen ba? Pribilehyo mo yun. So kung pribilehyo mo yun, anong gagawin mo? Araw-arawin mong lumapit. Di ba? Amen ba? At ang gagawin mo, yung verse 24 na binasa natin sa Hebrews, hikayatin din natin yung iba. Encourage natin yung iba. Di ba? So, sa mga nanonood sa atin at nakikinood sa atin, maintindihan nyo yung sinasabi ng alin? Salita ng Diyos. Huwag nyo isipin na si Pastor Martin lang yan. Alam ko buhay niyan. Pangit buhay niyan eh. Masama yan. Makasalanan yan. Totoo naman. Inamin ko yun eh. Makasalanan naman talaga ako. Bakit biyaya lang ng Diyos? Bakit ako nandito? Diba? Totoo yun. Marami tayong nagawang kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng tignan yun. Bakit? Pag tinignan natin yun, tignan din natin sarili natin. Diba? Tama ba?
Yun lang ibig sabihin nun. Kasi maintindihan natin yung salita ng Diyos, tuturuan tayong lumapit kanino? Sa Kanya. Hindi tayo titingin sa tao. Kami ng Hebrews, looking unto Jesus. Kanino ka titingin? Kay Kristo. The author and finisher of our faith. Kaya hindi nagiging finish yung pananampal. Ano nangyari? Call to finish. Wala na. Bakit? Hindi natatapos yung pananampalataya. Tama ba? Sabi ko nga, hindi paramihan sa church, hindi rin sa sobrang tagal na ng church, wala yan doon. Na kanino yan? Nasa Diyos. Di ba? Atak sa kanyang alin? Salita. Amen. Question. Tandaan natin ha, hindi lang tayo nag-evangelize, kahit ang other religion nag-evangelize din. Tandaan natin, dalawa ang may concern sa soul ng tao, ang Diyos at si Satanas. Tandaan natin ha, dalawa ang may concern sa kaluluwa ng tao, ang Diyos at si Satanas. Bakit si Satanas, gusto niya yung nilikha ng Diyos, alin, parusahan din katulad niya. Tandaan natin ha, pero tandaan natin, kahit na ganun yung description, dalawa may kagustuhan na, o dalawa may ano sa kaluluwa ng tao, meron ng pinili ang Diyos. Tandaan natin ha, meron ng pinili ang Diyos. Meron din siya, alin, dinala saan? Kapahamakan. Kasi bakit yung mga dinala sa kapahamakan, talaga hindi kikilala kanino? Sa Diyos. Kaya napakahalaga ng doctrine ng election. At napakapalad ng elect. Kasi bakit? Biyaya lang yan, kaya ka na-elect. Kaya nga privilege eh. Biyaya lang kay elect. Kaya sa hindi elect, naku, damnation kagad yun. Kaya, yung ginagawa niya, itry na i-persuade ka, kasi sinesiran ka rin niya. Yun ang totoo yun. So yung ginagawa mo, sinesiran mo din siya. Because, ang reason na bakit mo binabalik sa kanya, gusto mo rin maintindihan niya yung truth. Oh. Kaya yung sinasabi natin, respetuhin mo na lang kung ano meron kami, hindi totoo yun. Respetuhin na kasi lang. Kasi ang sin, di mo pwedeng irespeto. Ano yan? Respectable sin? Karispe-respetong kasalanan. Ayaw nga ng Diyos yun eh. Narespetuhin yung, ano ba yung ayaw ng Diyos narespetuhin? Yung false teaching. Yun talaga yun. Ano pa? False doctrine. Ano pa? False teacher. Hindi karispe-respeto sa harapan ng Diyos yun. Yan kung may associate ka, ibig sabihin, nakakasalamuha, sinasama ng mga false teacher, there's problem. Kasi sabi ng scripture, sabihin mo kung sino ang kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. Di ba? Sabi ni Apostle Paul, di ba? Bad company corrupts good character. Kahit gaano ka pagaling sa theology, kahit gaano ka pagaling sa doctrine, kahit gaano ka pakahusay na teacher, professor, di ba? Kahit gaano ka pakahusay, pagkasama mo false, false ka rin. Tandaan natin ha, why si Andy Stanley, si Charles Stanley nagkaroon ng problem. Kilala niyo si Charles Stanley? Channel 7, may programa yan, In Touch. Tama. Ano naging problem ni Charles Stanley? Anak niya, si Andy Stanley. Naniwala siya sa anak niya. Eh, false teacher yung anak niya. Isipin niyo to ha, kahit na mag-ama pa kayo, kung false ang teachings niya, hindi mo siya dapat kasamahin. May relationship kayo mag-ama. Physically, pero spiritually, wala kayo relationship. Hindi kayo pwede magsama. Ang problem, mahal na mahal nino. Ni Charles Stanley, anak niya. Ang sabi ng Matthew chapter 10, ang nagmamahal ng higit kaysa sa akin, hindi karapat dapat sa akin. So there's problem. Di ba? Why si Alistair Begg, sinasabihan ng lahat ng reformer na mag-alin? Di ba? Siyempre, mahal niya anak niya. Tama ba? Ang problema, anak niya na merong relationship sa LGBT. Tama ba yun? Mahal, actually, yung LGBT, mahal natin na gusto natin sila masyara ng Word of God. Tama ba? Yun lang relationship natin sa kala, alin, share yung Word of God. Pero sa ginagawa nila, di ba, huwag mo na i-post yun kung nag-ano man sila ng ano, huwag mo na i-post yun, huwag ka mag-post na patungkol sa LGBT. Kasi pag nag-post ka na, lalo yung mga false teacher, kaya sabi ko, mag-iingat yung mga nag-post. Tignan nyo muna, tignan yung source kung sino sila. Tama ba? Actually, kung gagawin ko lahat, punain sa loob ng church, baka ubos talaga tayo. Totoo yun. Kaya lang, kailangan ko bang gawin yun? Kailangan ko rin gawin yun. Kaya pag may nakita talaga ako na pinost kayo ng mga tag dito, magkukomment na talaga ako. Bakit? Misa may nakita na ako eh. Siyempre, di ko nahahayaan ulit yun. Kaya iba, ginagawa, ina-hide na lang ako. Para di ko makita yung post, tama ba? But,
Na-hide nyo ako. Tama ba? Friend, your friend. Na-hide nyo ako. Pero sa Diyos, naka-hide ba kayo? Hindi tayo makaka-hide eh. Tama ba? Kasi bakit? May nakita ko na i-post na yung laman pala nun, yung pinagmulan nun sa LGBT. At the same time, yung source nun, sino? Yung mga false teachers. Diba? So, ingat tayo sa mga napopost natin. Ingat tayo dun. Kaya kahit yung ano nakikita natin, ingat din tayo dun. Bakit tayo mag-iingat? Kasi pinag-iingat tayo ng Diyos. Diba? Sabi ni Jesus Christ sa prayer niya, iingatan ko kayo. Ang problema ko, ikaw di maingat. Yun, oh. Kaya nga, ingat tayo sa mga kasama natin. Diba? So, yung pag-share ng gospel, mahalaga yan. Pero see to it na yung sinishare natin talagang galing disan sa Word of God. Diba? And beware sa mga associate. Physically, pwede kang maging kaibigan nila. Pero pagdating sa truth, pagdating sa spiritual, di mo na sila friend doon. Kaya yung ginagawa nila na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, kung yung gagawin ba natin, will it glorify God? Go! Pero pag hindi mag-glorify ang Diyos, stop! Tama ba? Kaya kung sino man yung mga nakakasama natin na hindi mag-glorify ang Diyos sa gagawin natin, stop. Pero tuloy mo lang yung pag-share sa kanya, balik mo lang yung sinasabi niya. Kasi bakit? Malay mo, makakilala sa Panginoon. Hindi natin alam. Pero kung hindi liligtas ng Diyos, yung papatigas sila ng papatigasin lalo ng Diyos yung puso nun. Pero pag hindi pinatigas ng puso ng Diyos nun, biglang nagbago, parang may, parang pag ganito lang, parang scenario lang, parang iba nga yung sinasabi mo, parang talagang ano ah. So, ibig sabihin, talagang kinakausap siya sa mga binabato mong verses na yung ginagamit niya rin yung verse na binabato niya. Diba? Kasi because ang sabi ng Romans 1.16, it is the power of God unto salvation. Diba? Amen. Last question. Diba meron tayo natawag na biyayang hindi mo pwedeng tanggihan? Irresistible. Irresistible grace. Ito bang privilege sa pa believer pwedeng maging irresistible? Alin? Yung privilege natin. Itong privilege natin? Pwede ba maging irresistible yes. yan? Yes! Kasi yun ang ano niya lumapit kayo sa akin eh. Kaya kung ikaw mismo nagre-resist, di wala ka nun. Yun. Yung sa mga unbeliever kasi, sa mga unbeliever. Check na magre-resist sila. Una-una, hindi nila naunawaan yan eh. Kaya lang, napakabuti nga ng Diyos eh. May common grace eh. Di ba? Napakapalad nila. Yung tulad nung araw na yun, sumikat sa akin, pati kay Joshua, palad mo Joshua. Diba? Yung common grace. Kita, common grace. Diba, bumangga yung jeep, di naman namatay lahat ng pasahero. Common grace yun. May common grace. Diba, sasabi lang, pinahaba pa ng Diyos sa buhay ko. Actually, dinagdagan pa yalin, panahon para parusahan ka. Akala mo, humaba buhay mo, pinaparusahan ka na. O hindi ka sumasampalataya, pinaparusahan ka ng Diyos. Bakit? Lalo kang tumitigas yung puso mo. Di ba si Paraon? Nakita niya 10 salot eh. Pagdating na 10, parang gumanda yung puso niya, di ba? Sige, lumahis na kayong mga Israelita. Sumamba kayo sa Diyos niyo kung saan niyo gusto sumamba. Di ba? Dalahin niyo lahat ng gusto niyo. Pagkatapos nun, anong ginawa ng Diyos? Di ba pinatigas ulit puso niya? Oh, teka lang, sabi niyong Paraon. Teka lang. Nawalan ako ng mga trabahador ah. Nakaalipin ko ah. Sabulin. Diba? Habulin! Pero may kita natin yung judgment ng Diyos eh. Pinatay ba yung lahat? Pero pinatay din ba yung mga Israelita? Pinatay din ba sila? Yes! Pinatay sila lahat. Sa loob ng 40 years, pinatay, inubos lahat ng original. Dalawa lang natira. Joshua Caleb. Diba? Dalawa lang ang natira. Doon sa original nalin, lumabas. Hindi lang Egyptian ang pinatay. Tandaan natin ha. Hindi lang Egyptian ang pinatay. Pinatay din mga Israelita. Yung matitigas ang ulo. Bakit binuran ng Diyos yung lahi ng matitigas ang alin? Ulo. Kaya nga sabi sa kanyang Ten Commandments, di ba? Hanggang ika-apat na alin? Generation. Salinlahi. 40 years. Hanggang ika-apat na salinlahi. Pinursahan. Eh, natira doon, Pastor, ba? Inanatili ng tapat? Hindi rin naman lahat. Pinatay din ba sila? Pinatay din sila. Kasi bakit? Ang Diyos ang gumagawa nun. Kaya kung hindi ka pinatay ng Diyos at niligtas ka, abay, salamat sa Diyos. Lalo na ako lalapit sa Kanya. Di ba? Tandaan natin, sinabi doon siya, kung mata mo ang dahilan ng pagkakasala,
Dukutin mo. Ano ibig sabihin nun? Di man dudukutin literally. Hindi, huwag ka manood, huwag ka magbasa, huwag mong tignan. Tama ba? Eh kung kamay mo nagkasalan, sabi, putulin mo. Hindi, huwag mong gawin yun. Lang yun. Eh kung paa mo may ano, putulin mo. Ano ibig sabihin nun? Huwag kang gumala. Kasi mapapahamak eh. Eh kung bibig mo, tahiin natin. Ibig sabihin nun, magpigil ka. Makikita natin yung fruit ng Holy Spirit. Lahat nandun yun. Amen ba? So, yung irresistible grace na yun, kasama sa privilege mo yun. Yung paglapit sa Kanya, hindi ka magre-resist. Lalapit ka talaga sa Kanya. Bakit? Beggar ka eh. Ano ka? Beggar. Beggar ako. Tama. Sinasabihan ko pa, isa ko pang kapwa, beggar. Uy, dun makakahanap ng pagkain. Tara, punta tayong dalawa. Yan ang totoong Christian. Kung saan mo natatagpuan yung food, dadalahin mo yung kapwa beggar mo. Pero may mga beggar bang ganon? Hindi, hindi lahat. Kapag nalaman niyang may source ng pagkain, hindi sasabihin sa iba yun. Bakit? Gusto siya lang. Pero ang Christian na beggar, sasabihin niya sa doon sa kapwa niya, beggar, tala, nandun yung pagkain. Isa akong beggar, kayo din beggar, dinadala natin lahat saan? Source ng food. Amen. So, irresistible ba yun? Yes. Tanda natin to, yung beggar ba tatanggi sa binibigay mo? Oh, no, I don't like that. Mga beggar ba yun? Yun yung ano yung pamela kayo manandol sa ano, village. Tama ba? Pulubi, saan kayo nakakita ang pulubi tatanggi? Bigyan mo ng banana yung nakinagata mo yan, kukunin pa rin yan eh. Kaya makikita nyo yung totoong beggar sa hindi. Pag binigyan mo ng piso, magagalit, di totoong beggar yun. Sindikato yun. Totoo yun. Kasi ang totoong beggar, kahit 25-5 tatanggapin yan. Bakit? Alam niya makadugtong ng buhay niya yun. Yan ang beggar. Pero yung nagtanggi, piso, liit naman yan. Nagalit pa sa'yo. Binalik eh. Ito sa'yo, di ba piso? Di ba? Baka sabihin sa'yo ng beggar na yun, ito, 10, para may pera ka. Hindi, nakuha mo 10, akin na ulit. Di ba? Gulat nga ako, may mga badyaw na rin dito sa atin eh. Nakabalunbon. Ilan yung binigay ko tatlong ano? O, di ba? Hindi totoong pulubi yun. Kasi bakit? Ang totoong pulubi, kahit na yung pagkain sa basurahan, kakainin niya yun. Yan yun. Di ba? So, tayo ganun din. Beggar tayo. At ang kaibahan natin na beggar tayo, kung nasaan yung source, dadalahin natin iba pang beggar. Tama ba? Matthew chapter 5 yan. Blessed are the poor. Amen. So, pare-pares tayo mahihirap. Hindi tayo mayaman eh. Amen. Wala na. Sige po. Joshua, yung ating ano? Ating presider. So, yan. Purihin ng Panginoon sa gabi, sa umagang eh. Tanghaling ito. Ba't na nakatingin? Yan. So, yan. Salamat sa Panginoon na patuloy ng salita ng Diyos ang ating pinagsasalusaluhan. Pinag-aaralan at tayo natututo sa kanyang mga salita. Amen. Sige po, dako po tayo sa closing prayer. Paunahan po tayo ni Kuya Raymond. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa salita mong nahayag sa aming kalagitnaan. At salamat po Panginoon sa lagi pong pagpapahayag ng iyong banal na salita upang nang sa ganun po Panginoon matuto po kami at amin pong maunawaan ang iyong pong kalooban sa araw-araw po Panginoon. Panginoon, dalangin ko po Panginoon na sa amin pong pansamantalang paghiwalay-hiwalay Panginoon, ikaw rin po Panginoon ang mag-ingat po sa amin at magbigay po palagi ng wisdom Panginoon. Ito po ay aking samot panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.